si Romano Villanueva. At nirereklamo niya, Idol, yung driver ni Chairman dahil nga po sa panunutok at pagpapaputok po ng baril. Gayun din po si Chairman, nirereklamo niya dahil wala naman daw pong ginawa. Yan, nagpapapot ng baril. Sige, utol! Utol, naka-video yan! Sige, naka-video yan! Yan, sige! Oh. Okay. Sino nagpaputok doon? Yung driver daw po ni Chairman. Driver ni Chairman nagpaputok. Driver, merong baril? Baka bodyguard? Driver daw po, Idol, ang pagkakakwento po ni Complinan. Malamang driver bodyguard siguro to eh, ba't may baril? Maliban na lang kung siya ay hold-upper on the side. Romano Villanueva, magandang hapon po sa inyo, Sir Romano. Magandang hapon din naman po, Sir Idol Rapi. Kayo po yung kaalitan doon ng driver ni Chairman? Wala naman po kami pinag-aalitan po yun, Sir. Okay. Bakit po nagkaroon kayo ng diskusyon doon at hanggang sa nagpaputok siya? Ano ba yung pinaputok niya? Labintador, baril? Baril po. Oh, bakit niya ginawa yun? Ba't ho kayo nag-away? Wala naman po kung ano kasi may usapan po kami ni Kapitan katapusan po ng February. Aalis po ko pero 22 pa lang po. Sumugod po si Kuya Tonton ng gabi. Bakit ho kayo pinaalis? Ewan ko po. Kasi ang sabi po ni Kapitan, gagamitin daw po ng barangay. Ah, okay. So, kayo po ay nakatira sa isang lupa na pag-aari ng barangay at binigyan na kayo ng notice na ibakit yung lugar dahil gagamitin ng barangay. At hindi niyo po tinupad yung usapan, kaya ito, sinugod ka. Ano po kasi, 22 pa lang po nangyayari yon yung putukan po, pero 28 pa po yung usapan namin ni Kapitan, sumugod po itong si Tonton. Ah, 28 pa yung usapan na ikaw ay aalis, pero 22 opo, pa lang. Katapusan po ng February. Okay, 22 pa lang, yun na, kinumpranta ka na. Okay, sandali po, sir. Ha? Sir Crisostomo Gutierrez, sir, magandang hapon. Magandang hapon daw, sir. Mr. Gutierrez, bakit po kayo may baril? Ay, wala po akong baril. Ay, yun po sir, kita sa video, nagpaputok kayo. Hindi naman daw yan, yung script lang nila yan dahil pinapaalis ang lugar na yun. Hindi, kaya nga sir, may baril kayo o wala? Eh, nandun sa video. Wala may... po, wala. Eh, ano yung pumutok na baril? Hindi ko po alam sa kanila kung bakit pagkabaril dyan. Sir, may pumutok na baril doon eh, tapos nagsalitaan kayo, nagbantaan hanggang sa... Eh, hindi po, ganito sir. Noong po yan, eh, pinatatawag, eh, yung sabi niya nga sa akin na nagpaputok daw ako ng baril. Eh, yung yatid ko si Cap, inutusan po ako noon na magyatid ng tao sa Santa Cruz. Opo. Eh, pagdating ko dito, may blatter na ako eh. Okay. So, bakit niyo po sa kinumpranta, inutusan mo ba kayo ni Kapitan na kumprantahin itong si Romano? Ay, hindi ho. Nag-atid po kami ng tao na pasyente sa Santa Cruz. Opo, sir. Na ngayon po, pagdating namin, may blatter na ako. Kasi po yung mga yan, pinapaalis yung mga yan, binigyan pa nga ho ng pera yan eh. Magkano po binigyan ng pera? Binigyan na ho ng 10,000 yan para umalis na doon. Okay. O. Nung yan ay pinatatawag para pag-usapan niya sinasabi niya nagpaputok na yan, hindi ho nagpunta. Nung tawagin sila na, bibigyan sila ng pera, nagpunta sila. Ibig sabihin ho nun, talagang pera-pera ang lakad ng mga yan. Sir Romano, okay. Binigyan kayo ng pera? Binigyan po kami ni Cap ng 10,000 pero po doon lang po sa pagpapaalis. Wala naman po siya na offer, hindi niya naman po ako pinapatawag. At sabi niya po, Sir Idol, bukas daw, di nagpunta po kami doon ng gabi para magpa-blatter. Ngayon po, sabi po sa akin ni Cap, sige, bukas papatawag na lang kita. Pag-uusapin ko na lang ni Tonton. Wala naman po sinasabi si Cap at wala naman po pinapatawag. Hindi naman po nakakarating sa akin yung patawag. Ah, sige po. Hanggang sa nablok na lang po yung kaso. Chairman Ambito Meneses, bakit po nagbibitbit ng baril itong driver niyo po, Chairman? Sir, wala pong baril yan. Yan po ay ambulance driver. Pero sir, nandun sa video na nagsasalita siya at nagbabanta siya and then, boom, pumutok yung baril. Opo, yun po ang sinabi niya rito sa blatter dito. Pero, blatter naman po namin. Tapos pinag-aharap po sila, hindi naman siya dumating. Pero aside from that, bago po yun, makikita naman po yung pecha kung kailan po niya tinanggap yung pera na dito po sa barangay. Apa? Na ang naging usapan po, ay umalis ka na lamang dyan dahil ginagawa mong hideout. Ang dami kong inter-report na nakukuha
sangkot kayo sa drugs, sangkot kayo sa hold up, may tropa ka ng hold up, chinek po namin sa RTC. Nakakuha po ako ng mga pending cases. Ah. Lado po ngayon sa polis. Tinatanong ko nga po yung hepe. Bago lang po yung hepe. Kung gusto niya, doon kami magkita sa polis para malaman ko kung sinong patong niya ng polis doon. Ayun. Bakit hindi inuhuli yan? Mr. Villanueva, ano yung kaso mo sa RTC? Pakipaliwanag, anong kaso po yon? Alin po, sir? Oh. You heard me wala once. Wala naman po akong kasong drug, sir. Kaya kahit pa-drug test pa po ako, lalaman hindi nga, po. Hindi drugs ang pinag-usapan. Meron daw po kayong nakabinbin na kaso sa RTC. Pakipaliwanag sa amin, anong klaseng kaso po yon? Wala po, sir. Wala po akong nasa doon po. Meron daw po, sir. Di pakita po kung meron. Wala naman po akong kaso doon, sir. Chairman, anong kaso yon? Robbery po, sir. Meron po dito. Ito yung 2019-20-13-C. Branch 92. Robbery. Oh, ayan, sir. Oh, may branch number na Mr. Villanueva. Robbery. Sir Idol. 2013 po yun, Sir Idol. Napagdusahan ko po yun. Hindi naman po talaga ako doon. Yung po yung cellphone, ipinabebenta lang po sa akin. Saka gustuhan ko po magkaroon ng komisyon para may pangkain po yung pamilya ko, pero hindi naman po okay. Talaga ako ano doon. Sir, nagsinungaling ka kasi sa umpisa pa lang. Hindi mo inamin, nagpasikot-sikot ka pa. So, may point si Chairman, pinaalis ka dyan sa lugar na yan, binigyan ka ng pera, kasi ayaw ni Chairman, nalabas-masok yung mga masasamang loob dyan at meron ka naman palang record. At sabi mo si Chairman, matapang at yung Chairman ninyo, sino rin yung patong na police na kumakanlong sa'yo? Kaya raw malakas ang loob mo dahil patong ko sa police. Siguro asset ka ng police. Wala po, sir. Kahit ipa-verify po, Sir Idol, wala po akong ano sa police po. Kaya well, ang tagal na po namin nakatira dyan, wala po well, akong sir, record po dyan. Sir, meron po kayong kaso nakapending pa rin sa RTC. Ngayon, sabi mo na pagbintangan ka lang, magbebenta ka lang ng cellphone kasi gutom ka, yun po palagi ang sinasabi ng mga taong naakusahan at gustong ilinis ang pangalan. Dismiss na po yun. Ano pa? Dismiss na po yun. 2013 pa po yun. Lumaya po ako 2015. Okay. Wala po akong pending na kaso. Chairman. Sa mga darating na araw po, at naka-quarantine lang po kasi yung RTC, meron pa po mga papeles yan, mga dokumento doon. Kaya na po, Sir Idol, ako naman pong maging malupit. Hindi niyo po na itatanong, ako po yung nanalo dito sa aming baryo maliit na to ng nag-iisa. Wala po ako mag-anak dito. Ako po yung matulungin sa tao, kaya ako siguro napili nila. Pero yun po, binigyan ko po yan ng pagkakataon. Talaga pong hindi pwede. Dali po yung kaso, may kidnapping pa. Mahirap po. Gusto ko na lang po. Kaya po, sarili kong pera po. 10,000. Yun, pinirmahan naman niya. Kahit na kami makakita yun. Pati yung petsa nun. Kung kailan niya. Pati niya, sinabi yung mga kinakitin niya. Okay. Sige, may mga netizen gusto magsalita. Sige, pasalita yung mga netizen. So, meron po kayo may padala mga records sa amin, Chairman, tungkol sa mga patong-patong na kaso laban dito kay Romano? Meron? Opo, meron po. Papadala ko po sa inyo, sir, para mapatunayan ko sa inyo ang sakit ng ulo ko doon sa taong yan. Merabi rin na may kidnapping pa? Opo. Nakulong po ng 15 taon yung nanay niyan. Pati nanay niya nakulong? Ayaw po ipagtanong doon sa purok na yon. Pinipetition na po yan. Sabi ko hindi naman natin pwede ipetition. Basta gagawin ko na lang paraan makaalis yan. Sige, ako na bahala dyan. Kaso, parang gusto niya po maging leverage yan. Hindi naman pwede. Kailangan magpasakop ka sa batas. Teka muna. So, itong si Romano nakulong, nanay niya nakulong. Pareho sila mga nakulong. Hindi ko po alam ang record niya sa kulong. Pero ang nakuha ko po informasyon ngayon maliwanag, itong RTC Case Branch 92 niya, na nilagay po nung ano. At meron pa po. Kaya lang po, naka-quarantine yung RTC ngayon. Kaya hindi pa po kami makakuha ng mga ibang kaso niyan. Okay. Chairman, ganito pong gawin natin, Chairman. Sige po, check po namin ang record nitong si Romano. Bigyan niyo po kami ng record sa oras na mapatunay na talagang maraming record to ng kabalastugan. Meron record sa korte. Atlas na agad kami, sir. About face kami. On the other hand, ito po para sa kapakanan na rin ng iyo pong driver. Wag na po, sir, magdala-dala ng baril, sir. Kasi sabi na natin, nasa tama itong si Mr. Gutierrez. Pero, sir, yung baril ginagamit as a form of self-defense. Maaari nga, sir, pasaway nga talaga itong si Mr. Villanueva. Ito po, sir, para sa kapakanan ng driver mo. Paano kung nabaril niya at napatay niya si Villanueva? Di, yari siya, kulong siya. Kahit na siya ay nasa tama, yung baril po ginagamit pang self-defense. Maliban na lang kung siya ay police na bilang isang pulis, ginagawa niya kanyang trabaho at ito, lumaban itong kinukumpranta niya na baril, o di walang problema while doing his job as a policeman. Ito, si Villan to si Mr. Gutierrez, dapat hindi siya nagbibit-bit ng baril. Oo.
Eh, ang problema po dyan, sir, eh, nung tinignan ko po yung video, hindi ko naman po makilala kung sino yung sinasabi niya ron kasi madilim. Sa bagay. Eh, kung po yung napatunayan ko si driver, eh, hindi ko po kukusintihin yan. Tama, tama. Anyway, it will not stand in court kasi una, madilim nga, and then pangalawa, wala tayong nakitang baril na hawak basta't may pumutok lang at may nagbibideo. Sige, ganun na lamang po, Chairman. Padala nyo kami ng mga records nitong si Mr. Villanueva para atas na kami. Was ma-receive namin yung mga records sa korte na siya po'y may kaso. Okay, sir? Opo. Magandang hapon po, Chairman. Maraming salamat po, Idon. Maraming salamat. Thank you po. Mr. Romano. Po. Hintay muna namin yung mga records na ipapadala sa amin ni Chairman sa oras na mapakita namin na talagang meron ka mga kaso na kabinbin sa iba't ibang korte. Then atas na kami, sir. Okay, sir? Pag nakita namin na wala at nakapagpadala ko kayo ng iba pang video na klaro na talagang may hawak na baril itong si Mr. Gutierrez at pinaputokan ka. Kasi, sir, yung video na pinakita nyo sa amin, wala, sir, eh. Pagdating sa korte, sir, it will not stand. Kasi una, hindi na kilala kung sino yung mga nagsasalita doon. Pangalawa, walang nakitang baril. Pangatlo, may pumutok nga. Eh, pwedeng sabihin ng defense lawyer, oh, eh, yung pumutok na yan, labintador yan, o yung pumutok na yan, lata, etc., etc. Okay? Salamat, sir. Salamat. Opo. Ang stand namin dito, pag pumunta ka rito, make sure you do it with clean hands. Wala maibuta sa'yo. On the other hand, mali nga naman talaga si Mr. Gutierrez na nagpaputok ng baril, kung mapatunayan na siya yon. Kasi kapag nagdemandahan na, tinulungan natin tong si Mr. Villanueva, titingnan ngayon ng piskal, saan dito yung baril? Sasabihin niya doon sa lawyer natin, Panyero, alaos baril eh. Oh, sabihin nung kapanyero, hindi, piskal, meron na yung pumutok. Saan, saan, saan yung pumutok? Ano yon, Panyero? Oh. Sorry, Panyero, dismiss natin to. Oh, kakamot no. Na lang ulo natin ng abogado natin. Ah, ganun ba, Panyero? Sige, okay na. Kulang sa ebidensya to. Kaya we're just wasting our time here. Okay, Odette, next time, pagpapakita kayo ng video, dapat yung klaro, hindi yung 50-50. Okay. 19.2 million na po tayo ngayon. Ang bilis. Lumalaki po tayo. Hindi po matapos-tapos ang aking pasasalamat mga subscribers. Kaya lumalaki po tayo dahil solid po kayo sa amin. Salamat po. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe at gusto nyo po na lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfa in Action YouTube channel, make sure po na pindutin nyo po yung bell button sa gilid. Select nyo po yung all at yan po, lagi po kayong mapapadala ng notifications galing sa YouTube channel ni Idol Rafi Tulfa.